Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na pang merienda. Sweet potato pancake, simulan natin tulutuin. Sobrang sarap nito. Sarap talaga maging Pinoy. For today's recipe, ang isi-share namin sa inyo is napakasimple at napakasarap na kung paano magluto ng o maggawa ng simpleng pancake. Pero itong simpleng pancake na to, ang flavor na ilalagay namin is kamote. So ipakikita ko sa inyo ang kamote. Ito yung kamote na gagamitin namin dito. Ang ginawa namin dito ay pinakuluan muna namin ito at saka ginadgad o inadad. So ayan, tignan nyo maigi. Ayan. Napakasok. Ayan. Mas maganda kasi kapag talaga yung kamote ay pinakuluan nyo, then aadarin nyo o gagadgad din. Mas maganda yung magiging texture niya. So ayan. So next step na gagawin natin dito, syempre meron tayo ditong malaking mixing bowl. Ayan, dito natin imimix lahat ng mga ingredients. Ayan, una muna natin ilalagay itong 1/2 cup ng harina. Ayan, kalahating cup lang ha. Kalahating cup ng harina. Then maglalagay tayo dito ng asukal para matamis. Bukod sa matamis ng kamote, mas tamisan pa natin. Lagyan natin ng 2 tablespoon ng asukal. Ito yung asukal, ang tawag dito ay wash. Ito yung medyo may pagka-brown. Ayan. And then, maglalagay ng asukal, medyo i-mix natin para yung ating ano asukal ay siguradong nakahalong maigi dito sa ating harina. Ayan. Ayan, napaka-simple lang ng ating recipe. And siguradong magugustuhan nyo to. Napakasarap ito pang umagahan at pang merienda. Oh, depende na rin kung trip nyo kumain tanghalian o kapunan ng ganito. Then maglalagay tayo ng 2 pirasong hilaw na itlog. Ito yung gagamitin natin. 2 piraso. Then lalagay natin ito lahat. Ayan. And make sure na hindi malalagyan ng shell itong ating harina. Kapag lalagyan tayo ng isa, ito pa yung isa. Ang gandang tingnan. And then syempre kailangan muna natin itong i-mix ulit. Bawat lagay ng ingredients, kailangan natin itong i-mix para sigurado tayo na halong-halo at pantay ang lasa. Okay, napakaganda. At itong ating mixture, kailangan ito maging texture niya is yung talagang malapot. Ay hindi malapot, malagnaw. Ito kasi yung malapot eh. Ayan. Then maglalagay tayo dito ng tubig. Tantsahin natin. Palalagnawin natin itong maigi. And kung trip nyo maglagay ng gatas, much better no, maglagay din kayo para mas masarap. Pero ito yung pinaka natural na proseso kung paano tayo gumawa ng simpleng pancake o sweet potato pancake. Ito yung pinaka simpleng proseso. And then medyo aamuyin natin. Then dito, pag inamoy natin to, medyo malalaman natin kung matamis o hindi. Technical tip. 'Di ba? Sa pag-amoy malalaman mo rin niya kahit pa paano pag matagal ka nang nag-bake. Kaya kailangan natin dagdagan ng konti. Diba? Iba yung amoy niya. Mas tumamis yung amoy niya. Hindi pa natin lalasahan yan. Pero amoy na natin yung pagiging ano niya. Sweet. Okay. So ito, na-mix na natin maigi. And sure naman kami na nahalo na itong maigi. And the next step na gagawin natin dito, lagyan na natin yung ating sweet potato. Or dagdagan pa natin ng konting tubig pa. Kunti na lang. Ayan. Then, mix ulit. And then mamaya, tingnan natin kung anong magiging texture kapag nilagyan natin ng kamote. Kailangan natin itong simutin para hindi sayang. Kahit na mura na ang kamote ngayon, sa inyo ba magkano ang kamote? Dito sa amin, 25 ang kilo ang kamote. Sa inyo, mura na ngayon.
Kaya napakasarap gumawa ng kamote recipe. Di katulad ng mga nakakaraan, grabe ang mahal ng kamote. Tignan nyo guys. Diba? Ganda no? Halo na namin. O, tignan nyo maigi. Okay na okay, no? Panalong panalo. So, ganyan lang kasimple maggawa ng mixture ng ano, ng pancake. Pero much better, sa tingin ko, alam nyo, kailangan pa natin itong dagdagan ng tubig eh. Kasi gusto ko mas malagnaw. Medyo nakakangali nga lang maghalo, pero okay lang. Dagdagan pa natin ng konti. Konting-konti na lang na ano, tubig. So hindi na namin pinakita kung paano namin pinakuluan ng kamote dahil napakasimple lang magpakulo ng kamote. At pagkakulo ng kamote, syempre palalamigin muna natin. At pagkapalamig, kailangan natin tanggalin ang balat ng kamote. And then pag natanggal na ang balat ng kamote, saka na gadgad din. And then ginadgad namin ito. So, yan. So ito yung mixture natin. Kailangan ganyan yung texture niya. Okay na okay, di ba? So ayan. Pwede natin itong simulang lutuin. Tanya maigi. Ganda. So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali, so yan. So konting mantika ang ilalagay natin bawat gagawin nating prito kung sakaling kailangan pa natin magdagdag ng mantika. Magdadagdag tayo, basta pa konti-konti lang, huwag naman yung masyadong marami, no? So yan, so ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng mixture dito sa ating mantika na napainit na namin. So, napakaganda. Ayan. Then, medyo lagyan natin ng konting ano. Kunin natin to. Di ba? Simple lang kung paano gumawa ng ano, pancake. Mag-try natin. Oh, 'di ba? Ang ganda ng kulay. So ganyan ang kalalabasan dapat ng inyong niluluto. So ipakikita ko na lang sa inyo kapag luto na namin ito lahat. Luto na namin, napakasimple at napakasarap na sweet potato pancake o kamote pancake. So tinan nyo naman maigi ang pagkakaluto, sobrang classic, ganito yung masarap sa pancake, yung medyo may pagkaganyan yung kulay nya, diba? So yan, tinan nyo maigi, lapit ko sa inyo. Ayan, sobrang ganda, diba? So yun, ganun guys. So ganun lang kasimple na magluto ng napakasimple at napakasarap na sweet potato pancake. So pwede rin kayong gumawa ng banana pancake. So ganyan, ganun din yung proseso na gagawin nyo. Napakasimple lang din, pakukuluan nyo muna. Ganun lang. Then sa kanya imamash. Pwede nyong imash, pwede nyong adarin o gadgarin. So ayan, sana nagustuhan nyo aming pagluto na to. Kaya huwag sana nakalimutan mag like, share and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips na katulad dito. Ayan, na para makatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gusto makatipid sa kanilang mga pang-araw-araw na uulamin. At napakarami pa namin mga negosyo na isi-share sa inyo na pwede kayong magnegosyo sa pamamagitan ng maliit na puhunan. So ayan, sana gusto nyo aming recipe for today. Magkita-kita ulit tayo bukas.